Okay, since yung upcoming movies nyo deal with thriller, di ba? Class of 2018 is a thriller, suspense movie. Otlum, obviously, is a horror thriller movie. So, syempre, it capitalizes on mga fear ng tao. So, we'd like to know, sa kayo natatakot? Maybe, kunyari, let's say, unahin natin from yung, let's say, di ba, primarily natatakot yung tao sa multo or whatever, spirits, ganyan. So, ikaw, John Vic, ikaw ba, meron ba mga kinakatakutan na, I don't know, spirits, spiritual people? Bukod sa natatakot akong iwan nung kung wala. Hindi naman ako, natatakot ako sa mga multo-multo pag may mga times na mag-isa ako, tapos may mga parang naririnig ako, tapos pumapasok na sa isipan ko. Kasi sabi nila, naniniwala ako psychological lang yun eh. Pag masyado mong iniisip, mas nararamdaman ng katawan mo. Napapatakbo ka po. Ako napapatakbo ako pag tapos feel ko may humahagin. Grabe naman yun sa'yo. Muto ba yun? No? Baka naman tao talaga yun. Minsan parang feel ko hahabulin lang akong gano'n. Baka naman tao yun. Tapos pag nakapasok na ako sa bahay. Magpapapicture lang naman sa'yo. Picture mo. Sabi ko sa muto, pwede mo mamaya na lang muto. Uy! No, but this is funny kasi you guys are athletes. You're tall people. Lalakas yung katawan ninyo. Nag-weights room kayo. Tapos natatakot kayo sa multo. Opo. Pagkakataon po talaga na natatakot din po kami. Ano naman yung iba niyo pang fear sa buhay? Yung talagang my biggest fear is blank. Yun, yung pinaka-fear ko is yung, let's say, may magkasakit sa family. Siyempre, ako, family-oriented ako. So, mahirap for me siguro talaga. Mas magiging emotion ako pag, wag naman sana, dumating yung time na ganun. Actually, same. Siyempre, losing someone. Kasi same, sobrang family-oriented ako. Sobrang God-fearing ako. So, siyempre, losing someone is very hard. And, actually nga, kakaiyak ko lang kasi yung may tita passed away. And then siya yung tita na kahit pigilan namin, siya yung nagagalit sa bashers ko. Yung mga ganun. Tapos every game, kahit sobrang wala ako talagang mabigay na ticket, kahit upper na lang yung available, lalo yung mga Ateneo Lasal, yung mga ganun, pupunta siya kahit malayo. Yung mga ganun. So sobrang hirap siya for me. Okay, overcoming fear, going through tragedy. I would imagine you're not just doing this for yourselves. Eh. You wanna do it for, you know, either a group of people or a specific person. So, ikaw, John Vic, bakit mo ginagawa lahat to? Why are you making all the sacrifice of being an athlete and an actor? Siguro lahat ng struggles in life, yung lahat ng pinagdaanan namin, especially sa mama ko, kasi lumaki kami ng walang tatay, and yung paghirap namin before. Mga ayoko nang sabi nga nila pag nadapa ka sa isang lugar, huwag ka nang madadapa uli doon. Kung madadapa ka man sa ibang lugar na. So, ako ayoko nang bumalik sa point na makikita ko na naman yung sarili ko tsaka yung mom ko na ganun yung, 'di ba? Makikita mo naman yung mom mo kung sad siya or hindi siya masaya sa mga nangyayari. So, ayoko nang makita siguro yung moment na ganun. Gusto ko ngayon payback time, makita ko siyang happy, hindi na siya napapagod, hindi na siya masyadong nagwo-work, wala na siyang masyadong iniintindi, kundi yung sarili niya. Kahit mahirap talaga, as in, pinipilit ko. Kahit sobra yung pagod, yung mga ganun, tinatry ko talaga na may magawa ako for not just for myself, kasi syempre pag minagawa ka, ikaw naman talaga agad yung mag-benefit. Pero kung ano yung pwede mo ring matulong sa family or ano yung pwede mong mabigay na parang, okay, dad, I made it. Yung mga ganun, or mom, or yung mga kuya mo na parang, kuya, dati, dream, yung mga ganun. Okay, so John Vic, dream come true ba na we're actually here and we're talking about your upcoming movie? Yes po, actually. Kasi after kung mag-stop kasi nung seclusion, mas pinili ko kasing i-pursue yung studies ko na makagraduate ako. And then, may mga opportunities na hindi ko inaccept because gusto ko nga makagraduate and gusto ko maglaro for my last playing year sa Binild. And eto na, dumating na yung point na nabigyan uli ng chance. So, mas pinagsisikapan ko tsaka mas pinag-aaralan ko para mas magtuloy-tuloy. Richie, ikaw, dream come true na you're in an interview and you're talking about your upcoming first movie. Yeah, kasi ako yung type of person, lalo na before, actually until now, na hindi ako ma-Hollywood
na movies eh. As in, puro Filipino talaga. So, inaabangan ko rin yung mga MMFF dati. Parang, uy, ito papanoorin ko talaga to. Tapos kapag, syempre, pag puno yan, papanoorin mo muna yung, ano ba yung ibang sinasabi nila na maganda. Yung mga ganun. Syempre, first, ang paunang papanoorin yung mga romance kasi pa-Christmas yan. And then next, yung mga horror, and then na yung doon nalalabas yan. So, yung mga ina-idolize ko dati, tapos ngayon, mapapanood ako sa big screen. Though siguro pag ako'y nanood, medyo matatawa ako kasi sarili ko yun, tapos alam ko yung story. Pero sana, ang gusto ko lang naman is maka-entertain din. Like, paano ako na-entertain ng bata and paano ko ina-idolize yung mga nasa entertainment side. Okay, John Vic Ritchie, here's your opportunity to invite the fans to watch your movies. John Vic, So, hi guys! This coming November 7 po, Class of 2018, directed by Direk Bebs Gohicha under T-Rex Entertainment. And for more updates, check nyo lang po ang prods that matter. Guys, abangan nyo po December 23, Parade of Stars for MMFF. And then December 25, showing po yung movie namin, Otlum, directed by Direk Joventan under Horseshoe Studios. Okay, guys, we're really, really excited to see your movies, excited in your developing career in entertainment, and continued luck in your sports career as well. Thank you so much po for having us. Syempre, sobrang laking bagay na i-share namin sa inyo. Kasanapan natin ang sponsor ng pantalon, si Richie. Yay! John Vic de Guzman, Richie Rivera, thank you for joining the school. Thank you so much po.